Tatravel na tayo going to Nagoya. So see you. Terminal ko tayo. At paano mag-commute going to Nagoya Station. Punta na tayo sa may Terminal 1 dahil nandun yung train station at yung bus station going to main station papuntang Nagoya Station. So, come on guys, samahan nyo ako maglakad going sa Terminal 1 ng Nagoya. Dahil nasa Terminal 2 tayo, so maglalakad tayo going to Terminal 1. Medyo malayo-layo po yung lalakarin natin papunta sa Terminal 1. So bali galing tayo ng Terminal 2. Medyo malayo-layo yung lalakarin natin dito going sa Terminal 1. So currently nasa Terminal 2 tayo, lalakadin natin tong hallway na to going to Terminal 2. So dito, kung mag-departure ka, ito yung madadatnan mo. So pwede ka mag-coffee, mag-lunch, mag-dinner, kung pa departure ka papunta sa ibang bansa. So dahil arrival tayo, ito dinaanan natin ulit to kasi isa lang naman yung way niya na dadaanan natin going to Terminal 1. So ito na yung hallway niya papunta sa Terminal 1. So may mga signage naman. So hindi kayo maliligaw, hindi kayo malilito. Nakalagay T1. So from here, so meron ditong walkalator. Medyo malayo pa siya going to Terminal 1, pero may walkalator naman kaya hindi kayo mahihirapan. Kung gusto niyo naman, nasa baba kayo. May free shuttle from Terminal 2 going to Terminal 1. Yan po ang sasakyan nyo paglabas lang ng pinto. Pero ako, pinili ko dito sa may taas kasi marami akong bagay dahil nahihirapan ako mag-transfer ng bagahe ko going sa bus. Kaya dito ako sa taas. So ito na, malapit na tayo sa may Terminal 1. Malapit na tayo sa may terminal ng train. Yan, Katsos, nandito na tayo sa may Terminal 1 ng Nagoya Airport or Chuba Central Airport. Dito naman sa part na to, so nandito yung pinaka-terminal ng train at ng ticket booth. At itong part na to, so dito kayo pwedeng bumili ng Wi-Fi. So Wi-Fi na SIM card for your cellular data or pwede kayong umarkila ng pocket Wi-Fi dito sa area na to. So, pwedeng cash, pwedeng through credit card or debit card ang pwede nyong gamitin pambili. Dito yung sakay ng train, Sumitetsu Line. Pipila tayo doon para bumili ng ating ticket. So, bibili na natin is reserve ticket. Bakit reserve ticket? Kasi pag hindi reserve ticket ang kinuha natin, siksikan sa may train station, so maraming tao doon. Kukunin natin yung reserve para hindi hassle sa atin at hindi na tayo masiksik. Onti lang naman yung diferensya sa kanilang reserve ticket dito sa my train. Yan, bilhin tayo ng reserve ticket. Hi. Nagoya Station. Reserve ticket. Nagoya. Hi. One person. Ikura desu ka? Hi. Kore. Hai, nantasi. No. Ito na yung ating ticket. Pasok na tayo doon. Yung maliit lang yung ticket na nagagamitin natin papasok sa may terminal ng train station. So bali yung malaki, yun yung nagre-represent ng track number at yung seat number at yung train number. So bali yun. At saka yung dating ng train, yung oras niya. So nandun po siya nakalagay. Kaya hindi po kayo makukumpuse, hindi po kayo maliligaw. Tignan nyo lang po yung ticket na yan.
Ayan siya. If you want more further information, so merong board dito. Diyan nakalagay yung dating ng train, kung anong oras. So ayan yung pasihan nyo. I-compare nyo na lang sa ticket na hawak nyo. At ito na nga yung ating truck number 1 na pupuntahan. Sa truck number 1, makikita natin dyan sa may board yung oras ng dating ng train, 9:07. So, diretso lang tayo hanggang sa ma-reach natin yung number ng car number 5. Hanapin lang natin yon. So, doon na tayo papuesto. Yan, lakad na tayo. So, bali ang ating car is car number 5. So, car number 1 to. Lakad papunta tayo doon hanggang sa makita na natin yung kung ano yung car na number meron tayo sa card. So, sa aking card is car number 5 at seat number 7D. Bali, hindi pa kayo pwedeng pumasok hanggat may mga lumalabas pang pasahero kasi after nilang lumabas, so didisinfect pa nila at titignan nila kung may mga naiwang gamit dyan sa loob ng train. Then after nun, so pwede na ulit kayong pumasok sa may loob ng train. So nasa car number 3 na tayo, then number 4, and then syempre kagaya ng pinakita ko kanina, dapat nasa car number 5 tayo, kagaya ng nakalagay sa ating ticket. So dito na tayo sa ating car number 5. Yan, pasok na tayo. Yan, lagay ng mga baggage. Punta na tayo sa ating seat. So, diba? Bago umalis, nililinis muna nila. So, punta na tayo sa ating seat. So, ayan. 7B. So, ito yung ating baggage. At ito yung itsura na. Bale, ang tawag dito sa train na to is New Sky. So pagdating mo naman sa Tokyo, meron silang Skyliner. So from Tokyo going to Narita or Haneda Airport. Ganito kakomportable at kaganda ang reserve ticket na train. Ayan, so nandito na tayo sa may Mitetsu Nagoya Station. Huwag kayong lalampas. Dito lang po sa station na to. So ayan, lalabas na tayo ng Mitetsu Nagoya Station. So ganun lang po kadali ang mag-commute from Nagoya Airport going to Nagoya Station Interchange. So dito na kayo pwede mag-transfer sa ibang lugar ng Japan. Kung mapapansin natin sa taas, so may mga guideline dyan kung saan direction ka pwedeng pumunta. So hindi ka talaga makukumpuse kasi may mga signage naman. Pero andito na tayo, lalabas tayo sa may dito, sa may escalator. Yan, papunta sa mismong Nagoya Station kasi nasa Mitetsu Nagoya pa lang tayo. So maglalakad tayo going sa Nagoya Station, pinakamalaking station dito sa may Nagoya. So kakanan tayo, kaliwa pala.
Yan, pagkaliwa nyo, diretsuhin nyo lang yung way na yan. So, makikita natin, ayan, Nagoya Station. So, yan yung pinakasentro na station dito sa Nagoya. Malaki-malaki po yan. So, pagpasok nyo ng Nagoya Main Station, so, dito na kayo pwede mag-transfer to city bus and provincial bus and also Shinkansen and local train. Sa Silver Clock side, so, nandito po yung malapit yung city bus at yung provincial bus. While sa Gold Clock side, so dito malapit yung Metetsu Lines, pupunta kayo ng airport, so dito po yung malapit sa may Gold Clock side. Thank you once again for watching to my YouTube channel. See you next time again to my YouTube channel. Another day, another art! Iba pa. Bye-bye guys! See you again on my next vlog! Stop.